And I think ang nawawala sa atin ay yung vision at yung upliftment ng bayan, yung values natin na nakalimutan natin, lalo na ang ating kasaysayan. We have forgotten who we are. Walang definition ang tao ngayon. We cannot be proud of our heroes, apparently, sapagkat ang nakikita natin, sila Pulapo, ginawa nating isda. Si Rizal, ginawa nating babaero. At ang ating mga bayani ay hindi natin malaman kung sino. So kailangan maglikha tayo ng mukha ng ating bagong bansa para tayo gagalangin to uplift human dignity and at the same time uplift the standards of behavior of people. Do you yourself have an idea of what we are? Sabi niyo kanina, parang hindi natin, we don't know who we are, really. You have an idea of yes, what's the philosophy? Yes, I think so. Ang nangyari sa atin, it has become a palusot society. Kasi it has become a transactional society. Dala ng ating mga siguro nakaraan na kailangan kung pupunta ka sa City Hall, hindi lalakad yung papel mo, lalakad yung papel mo kung may lalagay ka. Kung walang cash yung duwan, hindi na lalakad. At kung ikaw mag-aasawa, kailangan 18 yung ninong mo, 18 yung ninang mo. Because you're building a network. So kailangan baguhin natin yung mga values. At ano nangyari sa ating pamamulitika, minamarginalize natin yung tao. Sabihin ng iba, ako para sa mahirap. Ganun lang agad. Para mo, mahirap na lahat ng tao. No? At kailangan natin sabihin, paano mo papaasensuhin yung ating bayan? Paano mo lilikha ng opportunity na talagang dapat umuulad yung bayan? Hindi yung kasabihin mo lang, makiki-identify ka. Kaya ako takot dyan sa mga media-media na lumalabas sa masyadong advertising. It doesn't show a real image of the candidate. It shows an image of what they think they want the people to believe. That's why I congratulate the ATMEL, ABS-CBN for doing this because lalabas ang katotohanan. Mawawala ang maskara ng mga tao dito. Kayo mauna, hindi yung tao. Mauna kayo at susunod ang tao pag ginawa nyo yung tama. Kaya importante ngayon, lahat tayo, ikaw, ako, change begins with us. Ang presidente kailangan turuan ng tao that they must find their future in Filipinas. Not just find their future in foreign shores, but find their future here by transforming their character. Baguhin yung attitude. Aim high, mag-ambisyon tayo. Bawal ang tamad, work ethic. Lalong bawal ang tanga, mag-aral tayo. Duty muna bago ang sarili, dignidad at determinasyon. Ginawa namin sa subik yan. The Filipino must be caring, may paki siya sa kanyang pamilya. Meron siya kailangang compassionate, matulungin siya, he must be a man for others. He must be competent, nag-aral siya, kaya dapat parali mo. Dapat competitive, kailangan kaya niya makipagbanggaan sa lahat ng bansa. At kailangan siya, tinatawag natin, transformational. No? At para sa ganoon, maging secure, maging successful ang kanyang gagawin. Kaya kailangan, ang presidente sa lahat ng paraan, hinihikayat niya yan. When I was mayor of Olongapo, nakalagay ka agad yun, every year may slogan yan, aim high Olongapo. Mag-ambisyon tayo. We can be more than a sense city. We can be a city na may peace and order. Kailangan ng mga vendor, kailangan naglilinis ng kalye, tumutulong sa lahat. And that is why we went up very, very fast. Ang importante sa ating bayan ngayon ay kailangan yung leadership by example. At saka yung talagang tinutulak mo yung tao, ina-uplift mo, hindi yung palagi pagka may kulang eh. Ako bahala sa iyo. Ako magbibigay sa iyo ng trabaho. Ako lahat. Tama yon. Pero hindi dapat ipinapamahagi yan sa tao palagi dahil hindi na mag-iisip yung tao na gagalaw siya sa kanyang sarili. Nothing is impossible. Before my time in Subic or Olongapo, we never thought that we could do Subic. Tinamaan kami ng pinatubo. Sabi ko, we have to fight on and kailangan talaga, pagdating mo dito sa Subic, tinanggalan kami ng trabaho, wala na kami ng trabaho, nakasira na yung mga bahay. Sabi ko, hindi tayo ay uunlad kung aasa tayo sa gobyerno. Kailangan mag-volunteer tayong lahat. At nag-volunteer yung mga tao, marami mga bata nagpunta dyan, at marami matatanda na may hirap at nagsama-sama kami. At binigay namin ng mukha ng volunteer sa buong mundo. All the presidents who came here, from Margaret Thatcher, pati APEC, pati lahat ng klaseng presidente, from Lithuania, from Panama, from China, nagpunta lahat sa Subic yan because nagulat, totoo ba ito nag-volunteer ang tao dito? Totoo bang masipag ang tao dito? And that is what we have to show. Kailangan ang presidente, kailangan hands-on, kailangan marunong siya mahikayat, he has to be a cheerleader. Kailangan marunong siya magpagalaw ng tao. You cannot move it by yourself. You have to motivate the people to do for themselves what they ought to do without being told to do. Right. You must not be afraid to make a decision in life. Kailangan gawin mo. You have to be a risk taker. You have to make sure that you're not doing it because it is
popular for everyone, but you have to teach the people the common good, that you have to do it. Kailangan gawin mo yung kabutihan para sa kalahatan, at makita nila, pag nakita nila gagawin nila yan, lahat magsasabay-sabay. Sabihin ko sa inyo na dapat mahalaga rin na dapat huwag mong kakaligtaan na sumama ka doon sa magagaling. Ganun po. Pag sumama ka sa magagaling, magkakaroon ka ng habit na magaling. Apo, okay. Kasi ang values mo, ang pinaka-importante sa bata yung values mo. Apo. Pagka sumama ka doon sa barkada, yung values mo na hindi mo gagawin, bababa yun. Okay. Dahil may peer pressure. Sinasabi, hindi ka na pare, yosi tayo, toma tayo, ganito tayo. Pero kung sumama ka doon sa talagang may values, at ikaw rin may values, you can say no. Sabi mo, ayoko yan, ayoko yung gagawin yan. Mag-aaral muna ako, gagaling ka.